Number two? Number three? And number four? Okay. Now, mga kaibigan, sa ganang klaseng pag-iisip, basahin natin mismo ang salita ni Jesus mula sa John 15:4. Ito po yung passage na to na kung saan familiar tayong lahat. Ito po ang discussion patungkol sa vine. At ang salita ng Panginoon ay nagsasabi, "Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa kanya." At habang ang sanga or ang sanga na ito ay kabahagi siya ng vine, mga kaibigan, kailangan din tayo maging kabahagi ni Kristo. At isa sa mga pamaraan na tayo ay makapanatili sa kay Jesus ay sa pamamagitan po ng pag-attend sa church. Bakit ganon, mga kaibigan? Puntahan natin ang bagong tipan sa aklat ng Colossians 1:18. Dito po, makikita natin kung bakit kailangan natin makipag-connect sa iglesia para tayo ay mananatili kay Jesus. At ito po si Kristo mismo ang nagsasalita. Colossians 1:18. Ito po ay patungkol kay Jesucristo. Sabi po dito, at siya, sino siya? Si Kristo. Ang ano daw? Ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Si Kristo ang ulo ng katawan, ang ulo ng iglesia. Now, mga kaibigan, isa pang teksto mula sa Ephesians 5:23, sapagkat ang lalaki, si Apostol Pablo pa ito nagsasabi, sabi niya, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Meron po ba kayong naisa sa larawan sangayon sa teksto na to? May napipicture out ba kayo? Si Kristo ay ang? Hello? Si Kristo ay ang? Ulo. Ang iglesia ay ang katawan. Now, kung gusto kong makipag-connect kay Kristo na siya ang ulo, kailangan kong i-connect ang aking sarili sa kanyang katawan. At ang katawan na yun ay ang iglesia. Now, kung tatanggi ako na makipag-connect ako sa iglesia, makapag-connect ba ako sa ulo na si Kristo? Hindi. Hindi, mga kaibigan. Tanong, anong mangyayari sa isang katawan o sa isang parte ng katawan na mapuputol sa katawan? Anong mangyayari sa naputol? Mamamatay. Okay. At kailanman ang naputol na yon na namatay, hindi na siya maging kaparte muli ng katawan. Now, kung gusto nating manatili sa kay Jesus Christ, mga kaibigan, kailangan nating mananatili sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia. Marami mga tao nagsasabi, ay, gusto ko talaga magpabaptize, pero ayoko sumali sa iglesia. Baptize lang. Paano niyo magagawa yan, mga kaibigan? Para bang kagaya na ng isang daliri na nagsasabi na, gusto kong makipag-connect sa ulo, pero ayokong maging kaparte ng katawan. Hindi yan umuubra, mga kaibigan, ang ganong klaseng pamamaraan. Kung tatanggi ako na magpag-connect sa katawan, sa iglesia, hindi ako maging konektado sa ulo na si Jesus Christ. Siguro mag-iisip ko, si ibig sabihin ang mga tao na hindi pumupunta or hindi church members, hindi maliligtas? What do you think? Huh? Alam niyo po, ang Romans 2:14-16, ilista niyo lang yan, dahil natin yung bubuksan. Nag-i-indicate po dyan sa mga Gentiles na ang mga Gentiles, sumusunod sila sa lahat ng katotohanan na alam nila sila ay maliligtas. Okay? Pero paano naman yung mga tao na hindi na makapunta sa iglesia?
Siguro yung may mga kapansanan, hirap lumakad, or nakaratay sa higaan, or nakaratay sa ospital, anong gagawin ng iglesia? Oh, very good! Kailangan ang iglesia ay makipag-connect sa tao na yon para manatili silang konektado sa iglesia. Siguro ito yung mga tao na isolated na hindi na sila kayang mag-connect pa sa iglesia. Yung mga ganong bihirang sitwasyon, mga kaibigan, alam nyo ba na isusustain sila ng Panginoon kahit sila ay hiwalay sa katawan or iglesia. Pero, wag na wag po natin kalimutan ang puntong ito na nagsasabi, hindi kailanman alalalayan ng Panginoon ang isang tao na sinasadyang, take note, sinasadyang lumayo sa iglesia or inaayawan ang pakikiisa sa iglesyang katawan. Mga kaibigan, ang pakipag-connect sa ulo na si Jesus Christ ay kailangan mag-connect ka sa kanyang iglesia, sa kanyang katawan. At yan po ay nagdadala sa atin sa isang katanungan. Importante ba or mahalaga ba sa Panginoon kung anong iglesia ang aking papasukan? At ang sagot na yan ay nakasalalay doon sa sagot sa isang tanong. Meron niya bang tunay na iglesia ang Panginoon? Hello? Meron? So kung meron, ang gusto ng Panginoon na doon ka makipag-connect. Mga kaibigan, yan po ang sinasabi ng Panginoon. Ang Biblia nagsasabi na meron tayong tunay or merong tunay na iglesia ang Panginoon. 1 Timothy 3:15, anong klaseng iglesia yan? Iglesia ng Diyos na buhay o patay? Buhay! Mga kaibigan, ang Panginoon ay merong tunay na iglesia. Na kung merong tunay na iglesia, meron bang mga peking iglesia? Halimbawa, kung mag-a-add tayo ng mga column na numbers, ilang column na numbers ang ating i-a-add? Ito total, ilang sagot ang makukuha mo? Ilang sagot? Isang tamang sagot. Ilang maling sagot ang pwede mo makuha sa column na yon? Marami. So, ganun din po sa tunay na iglesia. Meron lamang isang tunay na iglesia, pero maraming peking iglesia. At ang Biblia mismo siya ay nagsasabi na meron lamang isang tunay na iglesia. Ephesians 4, 4 and 5, ang Biblia ay nagsasabi na meron isang, ano daw? Isang katawan. Ano ang katawan ng Panginoon? Ang kanyang iglesia. Now, bakit meron lamang isang tunay na simbahan? Dahil, ilang Panginoon meron tayo? Isa. Ilang ulong? Isa. Tanong, ilang katawan ang pwede mong ma-connect sa isang ulo? Isa. Now, ang katawan na maraming ulo, tinatawag yan na hayop. Ang katawan na walang ulo, tinatawag yan na patay na katawan. Diba? So mga kaibigan, tandaan po natin yan, magpapatuloy tayo. Maraming mga iglesia na wala silang, ano yun? Banal na ulo. Bakit? Bakit wala silang banal na ulo? Dahil ilang ulo meron tayo? Isa. At meron tayong tunay na ilan? Iglesia. Ilang tunay na iglesia? Isa. Paano naman ang ulo na maraming katawan? Posible ba yun? Okay. So wala tayong makikita yan dito? Dahil meron lamang tayo isang ulo, isang tunay na katawan, at yun ay ang isang tunay na iglesia. Okay, mga kaibigan, magpapatuloy tayo ngayon. Sabi ng Panginoon, meron lamang tayong tunay na iglesia, at makikita ko yan sa John 10. At ito po ang chapter na kung saan nangungusap patungkol sa ating butihing pastor. Ang sinasabi po ng tekstong ito, ako ang mabuting pastor. Sino daw? Sino ang mabuting pastor? Si Kristo. At nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako, at meron akong ibang mga tupa
at sino ang tupa ng Panginoon? Umaasa ako na ikaw yon, kaibigan ko. Okay? Next. Sabi dito na hindi sa kulungang ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kailangang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng ilang pastor? Isa. Meron lamang isang kuwadra, isang kawan, isang iglesia. At nagsasabi si Jesus na meron siyang ibang tupa sa ibang kawan na wala pa sa kanyang tunay na kawan or kuwadra. Now, ano ang kawan? Ano ang kuwadra? Ang kanyang iglesia. At si Jesus ay meron pa mga tao na hindi pa kaparte ng kanyang tunay na iglesia. At nasaan sila? Nasa ibang kawan or kuwadra. Now, kung gusto niyo po ng parallel passage sa Old Testament, ilistan niyo po ang teksto na ito, Ezekiel 34:6, Ezekiel 34:11 and 12, and Ezekiel 34:16. Si Kristo po ay nagsasabi sa Ezekiel 34:6 na ang kanyang tupa ay nagkakalat dito sa ibabaw ng lupa. At sa verses 11 and 12, nagsasabi ang Panginoon na hahanapin niya ang kanyang mga nawawalang tupa. At sa verse 16, nagsasabi na ang Panginoon mismo ang magdadala or magbabalik ng kanyang naliligaw na tupa sa kanyang tunay na kuwadra or iglesia. Okay. Now mga kaibigan, saan dadalhin ng Panginoon ang kanyang naliligaw na tupa? Sa kanyang tunay na kuwadra or kawan or sa tunay na iglesia. At mga minamahal kong kaibigan, kung hindi ka pa kaparte ng tunay na iglesia ng Panginoon, pero kung ikaw nakakaalam na isa ka sa kanyang mga tupa, anong gagawin ni Jesus sa'yo? Dadalhin ka niya pabalik. Dadalhin ka niya sa kanyang tunay na iglesia. At yan ang trabaho ng ating butihing pastor. Sinong pastor na yan? Jesus Christ. Pero may narinig ako sinasabi mo tao, ayoko talaga pangunahan ako ng isang pastor o isang tao. Ayoko pangunahan ako yung mga tupa. Ayoko may nangunguna sa akin. Ayoko may leader. Ayoko may nagdidikta sa akin. Ayoko, ayoko. Diba? Meron ganun, no? Ayoko, ayoko. Now, sabihin mo, ayoko talaga na mayroong may nagsasabi sa akin na ito ang gagawin mo. Huwag ka dyan. Doon ka. Let's say, may sasabihin sa'yo na pumunta ka dyan sa ganyang klaseng iglesia. Tapos sasabihin ko, ayoko talaga na may nagdidikta sa akin kung saan ako pupunta na simbahan. Ang tanong, mga kaibigan, kanino nagmula ang ugali na yan? What? Ayaw mong magpadikta. Ayaw mong may nangunguna sa'yo. Kaninong ugali naman na yan? Kanino nagmula yan? Kay Satanas. Na kung saan sinabihan niya si Jesus Christ, ayokong may nagsasabi sa akin kung ano ang gusto kong gawin. Dahil gusto ko ng kalayaan. Freedom. So sabi ng Panginoon, okay? Bibigay ko ang kalayaan na gusto mo. Sa inyo nakita mga kaibigan ang resulta dito sa mundong ito na puno ng kasalanan? Nakita niyo ba ang resulta? Now mga kaibigan, magpapatuloy po tayo. Kung gusto niyo na maging tunay na masaya, alam niyo ba kung anong gagawin niyo mga kaibigan? Maglingkod ka sa Panginoon. Uulitin ko, kung gusto mong tunay na magiging masaya na Kristiyano, maglingkod ka sa Panginoon. Pero mga kaibigan, ang paglilingkod ay nangangailangan ng tinatawag na commitment. Kailangan mong iwanan ang ibang mga bagay na inyong pinaglilingkuran, kagaya ng isang kasal. Ang kasal ay nag-i-involve ng tinatawag na commitment. Ngayong umaga, imagine natin ang ating mga sarili na nasa kasal tayo ni John at ni Sue. Ganito po.
bago pa man sila magsasabihan ng kanilang mga pangako sa isa't isa. Napasandal si John sa balikat ni Sue at sinabi niya kay Sue, "Sue, gusto ko lang magbigay ng maliwanag sa iyo ngayon. Na bago tayo magpakasal, wala akong plano na mag-spend sa'yo araw-araw. Wala akong plano na mag-spend sa'yo every night. Wala rin akong plano na magsama tayo palagi. Gusto ko ng freedom. Gusto ko ng kalayaan." Well, kung si Sue, mga kaibigan, kung meron siyang sense, ano ang sasabihin niya sa sinabi ni John? Kung smart woman siya, sasabihin niya, "Ay, John, kung hindi mo pa kayang ibigay o hindi ka pa handa na mag-commit sa akin 100%, kung hindi mo pa kaya talikuran ng iyong mga babae, hindi ako magpapakasal sa'yo." Matalinong babae, hindi? Matalino. Ganun din po eksakto sa spiritual, mga kaibigan. Bago pa man yan, mga kaibigan, kailangan natin mag-involve ng commitment kung nais natin sundin si Jesus Christ. Pero ang pagsunod, it involves commitment. At anong klaseng commitment? 95%? Ilang porsyento po? 100% sa Panginoon. At kung meron lamang tayo isang rason na makagawa ng commitment, mga kaibigan, sa Panginoon. At anong rason na yan? Well, ganito po. Bakit ang isang lalaki at babae nagpapakasal? Dahil nabuntisan lang? Very good, para mga anak. Now, ano ang rason na isang babae at lalaki kung bakit sila magpapakasal? Dahil sa pagmamahal, mga kaibigan. Dahil mahal na mahal nila ang isa't isa, kailangan nila gumawa ng commitment. So ang rason kung bakit gumawa or gagawa tayo ng commitment sa kay Jesus Christ, dahil mahal natin sino? Si Jesus Christ. At yan lamang, mga kaibigan, ang isang rason na tayo ay magpag-iisa sa kanyang iglesia. At anong rason yan? Dahil mahal natin ang ating butihing pastor ng iglesia. Sinong pastor na yon? Si Jesus Christ, mga kaibigan. Ngayon, ano ang tunay na simbahan ng Panginoon? Anong tunay na simbahan? Hello? Nakalimutan nila. Ano ang tunay na iglesia ng Panginoon? Very good. Na-impress ako sa'yo. Okay. Seventh-day Adventist Church, isang bata ang sumagot na proud sa kanyang iglesia. Purihin ang Panginoon, mga kaibigan, na hindi niya tayo iniwanan, na merong duda kung ano talaga ang tunay na iglesia. At ating nakita dito sa walong palatandaan ng tunay na iglesia ng Panginoon. At meron lamang isang tunay na iglesia sa mundong ito na pumasa sa walong palatandaan na yan. At yun ay ang iglesia ng Seventh-day Adventist Church. At mga kaibigan, kung hindi ka pa Seventh-day Adventist, okay, Seventh-day Adventist ngayong umaga, ang Panginoon or ang mabuting pastor ay nilalapit kanya sa kanyang kawan, sa kanyang kuwadra, sa kanyang tunay na iglesia. Yan po ang panawagan ng ating butihing pastor. John 10:27-16, kung ikaw ay isa sa mga tupa ng Panginoon, makikilala mo ang kanyang tinig. Bakit kaya ang mga tupa sumusunod sa mabuting pastor? Dahil kilala nila ang tinig na pastor, mga kaibigan. So kung ikaw ay alam mo na ikaw ay isa sa mga tupa ni Jesus Christ at hindi ka pa kabahagi ng kanyang tunay na kawan, mapapakinggan mo ang kanyang tinig na tumatawag sa iyo na
Sumali ka sa kanyang tunay na kawan or kwadra. Tanong, sino ba ang makapagdesisyon kung ikaw ay isa sa mga tupa ng Panginoon? What? Sino ang makapagdesisyon kung ikaw ay isang tupa ng Panginoon? Ikaw, kaibigan ko. Kasi ang Panginoon, hindi mo siya nag-predestinate ng kahit na sino. Kung ikaw ay pipili na sumunod sa kay Jesus Christ, pumipili ka na maging isa sa kanyang mga tupa. Pagkatapos na ating sinalarawan, mga kaibigan, ang Babylonia, o ang isang apostasya na simbahan na sumusuway sa kautusan ng Panginoon, sa Revelation 18, ang mabuting pastor ay nagsasabi, ano daw? Come out of her, my people. Manging sa labas kayo sa kanya, bayan ko. Mga kaibigan, sabi niya dyan, para huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Mga kaibigan ko, yan po ang personal na panawagan ng ating butihing pastor sa iyo ngayong umaga. At masaya ako doon sa mga minamahal na mga tupa ng Panginoon na tumugon sa kanyang panawagan. Mga kaibigan, pag pumunta kayo sa iglesia na to, ano ang inyong makikita? Perfect church? Ha? Pag pumunta ka sa iglesia na to, makikita mo ba na ito ay isang perfect church? Hindi! Pero mga kaibigan, kadalasan po, yung mga tao, pag pumunta sa loob ng iglesia ng Sabadista na sinasabi nila, or Seventh-day Adventist, alam niyo kung ginagawa nila? Ay, ito na. Titingnan nila ang bawat tumba. At yun ang tinitingnan ng bilang halimbawa ng kanilang buhay. Totoo? Sasabihin ng mga tumba na to, uy, tingnan mo yung isang tumba dun, oh. Mukhang may sakit. Sakitin. Tingnan mo to. Akala ko, yung simbahan na to, o yung sanctuary na to, para lamang sa banal. Yun. At hindi lang yun. Sabi pa ng isang tumba, tingnan mo doon sa dulo, oh. Ha? May nakikita akong isang tupa na mukhang patay ang itsura. Burial ba to? Ang ganitong klaseng simbahan? At titignan mo, oh, yung isang tupa, tingnan mo kung anong kinakain niya. Di ba hindi tayo kumakain ng ganun bagay? Grabe siya, kumakain ng ganun, oh. Saka tingnan mo. Di ba? Ang manual ng tupa nagsasabi na hindi dapat tayo kumakain ng ganun klaseng bagay. At tingnan mo, oh. Tingnan mo kung ano ang sinusuot ng tupa na yan. Meron siyang alas. Tingnan mo ang tupa niya kung manang ito. Sobrang kisi. Ay, grabe naman. Tapos sasabihin na isang tupa, wang ayaw na ayaw ko yung tingin ng isang tupa na yan sa akin, ha. Sama ang tingin niya, umanda na talaga yun umayang sanga ng tingin niya sa akin, ha? Relate po ba? Relate po ba? Ang hinalang sagot. Relate po ba? Nangyayari ba? Mga kaibigan, wag na wag nating sundan ang kapwa nating tupa. Sundan natin ang ating pastor. Sinong pastor ng iglesia? Jesus Christ. Tandaan natin na hindi lahat ng tupa na nasa kawan o nasa kwadra na ito ay sumusunod sa mabuting pastor. Kaya nga mga kaibigan, delikado ang sumunod sa tupa kaysa sa mabuting pastor. Kung gusto mo ligtas ka spiritually, gawin mo si Jesus na halimbawa sa iyong buhay. Amen? Amen. Follow the good shepherd para ikaw ay ligtas, mga kaibigan. Sundin natin ang ating butihing pastor na yun ay iba. Ay walang iba, kundi si Jesus Christ. Na ngayong umaga, bago ako magtapos, gusto kong ilagay sa inyong isipan ngayon na ang iglesia na to ay kagaya ng isang, ano yan? Washing machine. At nandito kayo ngayon sa loob ng washing machine. Ano to? Ano to ulit? Okay, magpapatuloy na ako. Basahin po natin yan, Ephesians 5:25-27. Makita po natin dito ang bautismo or ang simbolo ng bautismo.
At sa umpisa ng verse 25-26, ang Biblia ay nagsasabi, mga lalaki, iibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya upang kanyang pakabanalin ito na nililis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Nakita niyo ba ang washing machine dito? Oh, very good. Verse 27. Basahin natin. Upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang tungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Mga minamahal kong kaibigan, ang iglesia na to ay dinala ng Panginoon sa pamagitan ng proseso ng paglilinis. At ang iglesia na to ay isang washing machine na kung saan nilalagay ng Panginoon ang kanyang maruruming tao para kanyang linisin. Sino na ka? May washing machine sa bahay? Meron? Taas ka ba yung may washing machine din? Huwag na mahiya. Oh, social. Mga kaibigan, paano ba nagtatrabaho ang washing machine? Ikot ng ikot, tapos? Hinto. Ikot na naman, tapos? Hinto. Kung yun ang gagawin sa'yo, ano mangyayari sa'yo? Hino ka. At ano ang papel ng sabon? Yan ang tagatanggal ng dumi ng kasalanan sa buhay ng mga banal. At hindi ko, mga kaibigan, ito ini-imagine ko. Imagine natin, merong isang high class na damit na pinasok sa washing machine na ito. Oh. Lagay mo yung sarili dito, ha? Itong high class na damit na to, na nilagay sa washing machine na to na iglesia, sa isang iglesia na to. Boh! Kasi sa labas, nakakuha siya ng maraming dumi. Ibig sabihin, maraming kasalanan, kaya nilagay siya sa loob ng iglesia na to, sa loob ng washing machine. At hindi po maganda ang proseso na paikot-ikutin ka, hihinto, ikutin ka na naman. At nakikita ko, mga kaibigan, na habang ang damit na to ay paikot-ikot sa washing machine na yan, mamaya, mga kaibigan, ini-imagine ko na ang kanyang damit or ang damit na ito ay nagkabuhol-buhol doon sa marurumi pang damit. Oh no! At sinabi ng sosyalirang damit na ito, sabi niya, hindi ko gusto na mayroong ganito tao dito katulad mo. Bakit may damit na ganito na katulad mo? Bakit napunta ka rito? Akala ko ang washing machine na ito ay para lamang sa mga ganito. Bakit ka nandito? Kung nandito ka, lalabas na lang ako. At itong sosyalirang damit na to, aking ini-imagine, mga kaibigan, na kumagapang-pagapang siya hanggang doon. Narating niya ang pinakabibig ng washing machine. Lumabas ang sosyalirang damit na yun. Tanungin ko po kayo, tama ba ang ginawa ng isang sosyalirang damit na lumabas sa washing machine? Tama ba ng isang sosyalirang miyembro ng iglesia ng Seventh-day Adventist kung may inaayawan siya sa kapwa miyembro, lalabas siya sa iglesia ito? Mga kaibigan, ang Panginoon mismo, ang kanyang intensyon sa iyo ay lilinisin ang iyong buhay at ihahanda ikaw sa buhay na walang hanggan. At huwag nating kaligtaan na ang Panginoon, malapit na po yan mangyayari, na siya mismo ang maghihiwa-hiwalay ng kanyang labahan. Sabi ng Panginoon, ihiwalay niya ang tupa mula sa kambing. O, ito na naman tayo sa kambing. Siya mismo ang maghihiwalay ng tupa mula sa kambing. At ano ang pinagkaiba ng kambing at ng tupa? Hello? Anong pinagkaiba? Sino ang may kambing dito? Kung meron kayong kambing, alam mo kung anong ugali ng kambing meron kayo. Oh, ganito ha. Ang kambing, ang siya
may pinakamatigas na ulo. Hindi po yan susunod sa'yo. Kasi independent thinking ang kambing. May sarili siyang alam. Alam niya lahat. Okay, alam ko na yun eh. Basta alam ko rin yun. Mga kaibigan, kung ilalagay mo ang kambing doon sa kabilang kwadra, abay, gusto niya lumipat sa kabila. Yan ang kambing. Gusto niyang puntahan doon sa kabila. At sabihan mo yung kambing na yun na, huwag mong kainin yan. Abay, gustong-gusto niyang kainin. At pag sabihan mo ang kambing na yun na, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yun, susubukan niya talagang gawin yun. Sisikapin niya. Ang kambing sa makatuwid, mga kaibigan, pinakamatigas na ulo na hayop. At mga kaibigan, hindi mo pwedeng pangunahan ang isang kambing. Ang tupa, susunod sa'yo. Ang kambing, susunod lamang sa'yo kung meron siyang gusto sa'yo. At maraming Kristiyano ngayon ang kagaya ng kambing na susunod lamang sa'yo dahil may gusto sa'yo. At ang kambing, kung aapakan mo ang kanilang paa, lalagpasan mo ang kanilang kagustuhan, or matatapakan mo ang kanilang mga ego, eto na, aalis na siya. Hindi na siya susunod sa'yo. Pero mga kaibigan, meron akong mabuting balita ngayong umaga. Ang kambing na matigas ang ulo, kayang-kayang mag-transform na bilang isang tupa. At tinatawag yan na pagbabago. Conversion. So kung ngayon, iniisip mo yung sarili ngayon na ikaw ay isang kambing, magdasal ka na bibigyan ka ng bagong puso. At unfortunately, mga kaibigan, ang kabaliktaran nito ay totoo. Ang tupa na marunong sumunod, pwede rin maging kambing! Pasensya na po, mga minamahal kong kaibigan, kung bakit ko nasabi ito ngayong umaga. Pero kasi, totoong nangyari. Totoo nga ba? Totoo nga ba? At maraming kambing sa kuwadra ng Panginoon. At umaasa ako na hindi ikaw isa sa mga kambing na nasa kuwadra ng Panginoon. Ang iglesia ay isang washing machine ng Panginoon. At hinahamon ko kayo, minamahal kong kaibigan, na manatili kayo sa washing machine na ito. Sa kanyang tunay na iglesia, at hayaan niyo po ang Panginoon ang siyang maglilinis sa iyo. Mga kaibigan, balikan natin ang John 10. Dito tayo magtatapos. John 10, 27-29. Starting po sa verse 27, ang salita ng Panginoon ay nagsasabi, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Nang mga kaibigan, mapapakinggan mo ang tawag ng Panginoon sa iyo. Verse 28 and 29. At sila'y binibigyan ko na walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman. Sa aking kamay, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Kung ibibigay mo ang iyong sarili sa Panginoon, walang makakakuha na kahit sino sa iyo mula sa kamay ng Panginoon. Meron kang kasiguraduhan ng proteksyon ni Jesus Christ, ganun din sa proteksyon ng kanyang Ama. Alam niyo ba kung sino lamang ang makakatanggal sa iyo sa kamay ng Panginoon? Sino yon? Ikaw mismo. Kaya mong kuhanin ang iyong sarili sa kamay ng mabuting pastor kung ikaw ay tatanggi sa pagsunod sa kanya. Kaya mga minamahal kong kaibigan, kung hindi ka pa Seventh-day Adventist, ang Panginoon ay pumapatnubay sa inyo papunta sa kanyang kuwadra, sa kanyang kawan. At sabi po niya, mga kaibigan, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig.
kini, mga kaibigan, ako ay naniwala na ang mabuting pastor ngayon ay tumatawag sa iyo kung ikaw yan, mahal kong kaibigan, na maging tunay na kaparte ng kanyang tunay na kawan or iglesia. Magsasalita muna ako pa sa madala doon sa mga hindi pa baptized ng Seventh-day Adventist. Alam niyo po, ang Panginoon ay pumapatnubay sa inyo. Napakinggan niyo ang kanyang panawagan sa inyo na maging kaparte kayo ng kanyang tunay na iglesia. At gusto ko po na ang hindi pa Seventh-day Adventist, pwede ba magtaas ng kamay? Okay. Mga kaibigan, nakita ng Panginoon ang inyong commitment. At siya ay magpapapala sa inyo. At para sa inyo naman na Seventh-day Adventist na miyembro ng iglesia ngayon, gusto niyo bang sabihin ngayong umaga na, Lord, gusto kong sumunod sa mabuting pastor habang buhay. Nais niyo bang sabihin sa Panginoon ngayong umaga? Amen. Kung iyon ang inyong nais, mga kaibigan, na sundin ang ating mabuting pastor, ang dadaanan ninyo, ang tatahakin ninyo ay nangangailangan ng isang masakit na paglalakbay minsan. Pero ito ay humahantong sa kaluwalhatian. Mga kaibigan, ngayong umaga ang ating mga volunteers ngayon ay magbibigay ng ating decision cards. At kung ngayong umaga ay ninanais mong pumili na sundin si Jesus, ang mabuting pastor, saan niya man ako dalhin, pwede niyo pong i-check ang box na yan. At kung kayong umaga ay kayo ay nag-